Uy. Ah, naoperan siya. So may nagsabi dito, Lods, dahil yan sa sobra-sobra mong pag-gym. Araw-araw siya nag-gym. Ito yung before magkaroon siya ng swelling sa kamay niya. Nag-gym lang po ako, tapos may parang sumasakit na po dito. Di ba po, pag sumasakit po yung ganito nyo, kapag nag-workout, kala nyo po tumatalab na po. Kaya rin, muscle, ganun. Oo, totoo yun. No? Kaya kapag nag-gym tayo, talagang dapat merong interval yan. During rest day, doon nag-develop yung muscle. Kasi during workout, doon nasisira. Kapag nasisira yung muscle, syempre kailangan ng recovery. Kailangan ng high protein, diet, and kailangan ng rest. During rest, yun yung pinaka-critical na development ng muscle. So, huwag masyadong araw-araw. So, dito naman, mapapansin na natin na nagkakaroon na ng changes. Yung kabilang balikat niya, pag kinumpara sa kabila, medyo mas maga na or mas halata na yung bukol. Okay, so ito siguro yung na-admit na siya. Kitang-kita man natin na talagang kitang-kita na yung pamamaga. Even yung forearm niya, malaki na rin kasi barado na yung mga ugat dyan. Malaman, nagko-congest na yung dugo. Tapos, habang sumasakit na po yun, kala ko po talaga tumatalab na. Kaya po binubuhat ko pa rin po ng binubuhat araw-araw. Habang sumasakit po, tinitiis ko po. Irinsapat ang kanilang pera, sinubukan niyang ipahilot ito at magpa-albularyo. So, ito yung resulta ng PET scan. Sa PET scan, mapapansin natin, may maitim doon. Ang ibig sabihin noon, nagkakaroon ng activity, increased activity or abnormal na activity doon sa balikat niya. Kapag merong abnormal na activity, pwedeng merong cancer talaga doon. Pero hindi pa rin nawala ang pananakit nito. Pina-x-ray muna po ako noon. Tapos Yung nakita po sa x-ray, may crack po. Tapos may crack po siya, tapos may bukol. May bukol. Habang nag-gym siya, nag-develop daw siya ng pain dun sa shoulder niya na tinitiis niya. Araw-araw pa rin siya nag-gym. And pina-x-ray, may nakita na ngang bukol. Ayun po, tapos pinabiopsy po ako. Laking gulat ng nanay ni Sean na may osteosarcoma ang anak. Osteosarcoma. Isang cancer sa buto. Okay, so osteosarcoma, cancer yan sa buto. Alamin natin sa video na to, nakukuha ba yan sa sobra-sobrang pag-gym? Bakit siya, bata pa lang, nagkaroon na ng cancer? Namamana ba yan, nakakahawa? Paano makakaiwas at ano ang gamutan dyan. Ang osteosarcoma, madalas yan sa mga bata, sa mga gantong edad, mga less than 20 years old. Although, pwede rin yan mangyari sa mga matatanda, sa mga 50s and above. Madalas din naapektuhan yung mga kalalakihan kumpara sa mga babae. Namamana po ba? Opo, namamana po yan. Lagi ko naman sinasabi, pag cancer, merong genetic defect. Merong mali sa genes, sa pag-encode mo ng genes sa katawan mo. Ngayon, kung merong mali sa encoding ng genes, pwede yan mapasa sa mga anak mo, sa mga relatives mo. Madalas yan tumutubo sa mga long bones. Ano po yung long bones? Doc. Itong paa natin, mahaba yung buto niyan, di ba? Ito sa may kamay, balikat, arms, sa tuhod. Kadalasang nararamdaman ng mga pasyente, nagkakaroon sila ng swelling or bumubukol doon sa mga buto nila and may kasamang kirot or pagsakit ng katawan. Tapos usually, sumasakit yung katawan nila kapag nagkakaroon ng activities, katulad nito, during gym o kaya during exercise, doon sumasabay yung sakit. So, tumutubo yung bukol for several months or weeks, tapos dahan-dahan, namumula yung balat. Dahil nga may bukol, yung range of motion, nagkakaroon ng limitation dun sa paggalaw ng mga joints. Kunyari, dito sa balikat, hindi na nila maangat masyado, hindi na lang ma-forward, or kung sa tuhod siya tumubo, hindi na nila ma-flex, or hindi na nila ma-straight yung paa nila. Anong ginagawa para ma-imbestigahan? Kunyari, pumunta ka sa doktor, anong pwedeng gawin sa'yo kapag iniisip na mayroong osteosarcoma? Unang-una, ipapa-x-ray ka, katulad nung ginawa kay sir. Pina-x-ray siya, and nakita nga mayroong bukol na nanggagaling dun sa buto. Ang itsura ng x-ray niyan, para siyang mayroong tinatawag na sunburst pattern. Nagmumukha siyang rays of sun kasi dun sa buto siya mismo tumutubo. After nun, pwede ka na i-request for biopsy or pwede ka i-CT scan. Titingnan kung cancer talaga, kung osteosarcoma talaga. Pag napatunayan cancer siya, magpuproceed na po kayo sa chemotherapy and i-refer ka na sa oncologist and pati sa mga surgeon. Paplanuhin na nila kung tatanggalin ba yung buong kamay or buong tuhod or may ititira ng onti dun sa tuhod or sa kamay or ikikimo before and after the surgery. Mga ganun po. Yung mga surgeon and mga oncologist po natin na nakakaalam niyan. So Doc, paano makakaiwas sa bone cancer? Tulad ng sabi ko kanina, namamana to, pwede sa bata, pwede sa matanda. Tungkol sa pag-iwas, ang masasabi ko lang po, early detection ang pinakamagandang gawin natin. Kasi kapag mas maliit pa siya, mas madali pa siyang gamutin at mas madali pa siyang operahan. Sadly, wala po tayong proven na magandang way to prevent osteosarcoma. Early detection lang po talaga. And of course, makakatulong din kung iwas tayo sa mga bisyo, sa mga alak, sigarilyo kasi, mga carcinogenic po yung mga yan. Ngayon, para sagutin yung nag-comment dito,
na kung dahil ba sa sobrang pag-gym. Yung nag-comment po dito, mali po siya. Wala pong connection yung pag-gym sa pagkakaroon ng osteosarcoma. Again, kung may mga naramdaman po kayong kumikirot or bumubukol sa katawan nyo, mas maganda na pinapacheck na agad sa doktor. Kasi sabi ko kanina, early detection, yun po yung pinakamagandang prevention sa mga bone cancer. Kasi at least kapag maaga nalaman, mas maliit pa siya, mas madali i-treat, mas madali operahan. Kung meron kayong questions, comment down below.